Maring! Chip, relax ka lang eh. Alam ko namang galing ka lang sa ospital eh. Huwag mo akong pinagbobobola. Hindi naman po ako nang bobola sa inyo, Chip. Sa akin lang, concerned lang ako sa health mo. Ang tinatanong ko sa'yo, bakit mo kinuha na ng abogado si Tanggol at ang mga bata niya? Chief, simple lang naman eh. Naawa lang ako sa kanila. Kasi tingnan mo naman yung buhay nila. Wala silang kinabukasan sa kulungan. May pag-asa sila sa akin. Mayroon akong abogadong magaling. Naawa, tulungan, ang sabihin mo, nakakita ka ng malaking potensyal kay Tanggol. At ibang intensyon mo, kaya mo siya nilalabas dito. Hoy, kilala ko ang takbo ng mga utak ng mga kagaya mo. Kinalkal ko records mo. Nakita ko, labas-pasok ka sa kulungan. Ginagawa mong bahay-bakasyonan. Naghahanap ka, nagpapagaling, at kumukuha ng mga magagaling na tao. Tama? Chief, kilala din po kita. Ni-research ko po ang mga records ninyo. At natagpuan ko na may kaso ka pala dito, iniimbestigahan ka. Na nagpapadala ka ng mga preso sa labas para gumawa ng krimen. At pinagkakakitaan mo yon, binabayaran ka. At meron kang katulong. Guruin mo, Chief. Naku, kumuha ko sa inyo. Itigil nyo na yan. Sa akin ka na lang sumama. Kasi bariya-bariya na yung kitain mo dyan. Kung sa akin, mas malaki ang kitain mo. Huwag mo kong diktahan! Hindi naman sa dinidiktahan ko kayo, Chief. Pero isipin nyo lang, ha? Lahat ito. May mga kaso. Mapapalabas ko natin yun. Panoorin lang ninyo. Maaayos ko lahat sila. Ikaw, simple na lang sa'yo eh. Mapapatigil ko ang pag-imbestiga sa'yo. Bastos ka! Ayoko ito makiusap! Marcelo, pasensya ka na, pati kayo, napaginito ni Chief Espinas dahil sa amin. Ito kasi si Thanos eh, sinabi pa eh. Eh ganun din naman eh, malalaman din ni Chief Espinas yun eh. Wala yun, huwag niyong itindihin yun. Pirma ko na sisindak sa yabang ni Chief eh. Ang importante, may hearing na kayo. O isang hakbang na yon para makalaya kayo. Mayor, tingnan mo. Tinutuo ni Marcelo ang pangako niya kila Tanggol. Kinuhanan ng magaling na abogado tapos nakakuha agad ng hearing. Siguradong hindi lang magaling na abogado mayroon niya si Marcelo. Tiyak, naglabas ng pera yan para mapabilis ang hearing nila Tanggol. Seryoso si Marcelo. Kinakabahan ako para dun sa mga bata. Iba ang galaw ni Marcelo. Duda ako. Mukhang namumuhunan sa mga bata eh. At sigurado kung may binabalak yang hindi maganda. Oo nga, Tanggol. Kung ano man yung kalabasan ng hearing natin ngayon, doon natin malalaman kung mananatili pa ba tayo dito o hindi na. Basta ako, malakas ang pakiramdam ko. Nalalaya na tayong lahat. Tama yung pakiramdam mo. Aba, magaling si Tony de la Cruz, di ba? 100% yun. Makakalaya kayo. Sana nga, Marcelo. Totoo ang lahat ang sinasabi mo.
hayop na Marcelo yan? Pagmamagaling. Masyadong sinisira yung sistema natin dito sa kulungan. Hindi lang yun. Pinupuntili niya si Tanggol. Kinukuha niya si Tanggol sa akin. Kapag nangyari yun, sira ang operasyon natin. Kakailanganin pa natin kapalit ni Tanggol. Lalo ngayon, wala na si Bubbles. Hindi lang yun. Kapag nakalaya na sila dito, sa susunod na gumawa ng krimen niyang si Marcelo, kasama na si Tanggol. Watch FPJ's Batang Quiapo Year 1 on YouTube worldwide for free!